I have parted ways with former Senator Trinidad. Huh? As such, I'll be running as an independent VP candidate. Ano ka ba, mahal? Unang-una, walang mangyayari sa'yo. Pangalawa, walang chance sa akin yung Mayor Moises na yun. Eh, yung ibang ex mo. Yung kaisa-isang ex ko, manluloko yun. Kung gusto mo kapag nakaharap ko yun, sasampalin ko talaga yun. Melody, pwede ka bang makausap? Melody, gusto ko daw makausap ni Jasper. Melody! Melody! Kasama mo! Kasama mo! Ang sasama ng ugali ninyo. It will be my honor to be the running mate of our First Lady. Maraming salamat, Mayor. Ready na ang mga memes at lahat ng bayarang trolls. Tandaan nyo ang angulo na gagamitin natin. Melody is a user. Attorney Domingo, kahit kailan hindi ako nanggamit ng tao, sadyang mapaggawa ka lang talaga ng kwento. Pero ginamit mo si Jasper, ginamit mo si President Acosta para makuha mo ang posisyon mo ngayon, at ngayon, gagamitin mo si Mayor Valentin para makuha mo rin ang presidency. Sorry, Attorney Domingo, ha? Pero walang katotohanan yung mga sinasabi mo. Kung nasan man ako ngayon, pinaghirapan ko yon. Wala akong kahit na sino na inapakan o ginamit. Kung gusto mo, itanong mo pa kay Jasper. Ladies and gentlemen, in my opinion, this is just too unbelievable that this is merely pure coincidence that from first yaya, naging first lady si Madam Acosta with just a stroke of luck. And now, she's gunning for the presidency? This all seems too shady to me. In fact, as a political strategist, this looks like a grand plan. Attorney Domingo, ipapaalala ko lang sa'yo ha, na wala naman talaga akong balak na tumakbo. Not until nangyari yun sa asawa ko. At ginagawa ko to dahil naniniwala ako na dapat ituloy yung laban ni Glenn. At kung sa tingin mo, grand plan to, ano, ibig mo bang sabihin ako ang nagpasabog sa convoy ni Glenn? But Madam First Lady, the end does not justify the means. You're saying that wrongdoings are justifiable if the outcome is good, and that sinful methods are okay so long as the end is noble or the goal is noble. Parang itong ginagawa mo kay Mayor Valentin. Alam naman nating lahat na ginagamit mo lang ang popularity niya so that you can get your greedy desires. Ah, kaya ka nagagalit dahil kakampi ko na ngayon si Mayor Moises. O ayan, Mayor Moises, bakit hindi mo ipaliwanag sa kanila kung bakit ka umalis sa partido ni Senator Allegra? This is just a smear campaign against the First Lady. Ako mismo makakapagpatunay that these are just accusations to discredit our First Lady. Ang totoo niyan, hindi nagtagumpay ang kampo ni Senator Trinidad para disqualify siya. Kaya huwag tayong magpapaloko sa mga desperate and preposterous acts ito. This is an act of betrayal. The valiant mayor of Magat is Conrad, now defending sir, our tawagan First Lady. Tawagan mo si Jesse. Sabihin mo sa kanya, itigil ang lahat ng ito, baka lumala pa. Tawagan din niya lahat ng mga abogado natin. Alamin yung mga pinagsasabi ni Ingrid. Baka pwede tayo mag-file ng legal action. Yes, sir. Buhay pa ang presidente. Pero lantaran niloloko siya ng mga taong pinagkakatiwalaan niya. Sige, madam. Sammy! Yes, sorry, that's all the time we have. The First Lady has another meeting to attend to. Remember, may outbreak pa ng dengue sa bahay ng Balcao. Yes, thank you very much. Have a good night. Alam mo, kahit kailan yan si Ingrid, napakasinungaling niya talaga. I'm sorry, Melody, if this is getting out of hand. Sinesensationalize ni Ingrid lahat ng issues at dun lang siya magaling. Saan siya na kayo, natala ko? Sumusobra na kasi yan si Ingrid eh. Madam First Lady, it's okay. We understand. It's okay. Shh.
Grabe naman tong mga to. Hamunin ko kaya sila ng suntukan. Sasamahan kita nang makita nila yon. Tara, magbugin natin! Ay sus, tignan nyo kayong tatlo. Masyado apektado. Masyado kayo emotional sa maliit na bagay. Ano ba naman yan? Papatulan nyo yung mga yan? Eh, bakit, Nay? Nakita mo na ba to? Kana nga yan. Hindi naman ako katulad nyo. Masyado mapagpatol. Aba, mga hinayupak na to. Masahol pa to sa hayop, ha? Kunin nyo yung mga numero, ha? Ididemanda ko silang lahat. Ate, di ba sabi mo hindi ka papatol? Ah, sobra na eh! Oy, Gem Rose. Nay. Ikaw ba ang nagkwento tungkol sa paghiram ng ate mo, Jackie Jasper? Chine-chismis mo ang ate mo sa kalaban niya? Nay, hindi ko po chine-chismis yun. Eh, totoo naman talaga, di ba, na nahiram sa'yo si ate. At suportado niyo ho ito, Nay. Kasi di ba, gustong-gusto niyong mag-abroad si ate. Oh, so hindi chismis. Aba, Gem Rose, pagkatapos ng lahat ng ginawa ng ate mo para sa'yo at para sa pamilyang ito, yan ang igaganti mo. Ikaw, ha? Matagal na akong nagtitimpi sa'yo, ha? Makasarili ka? Wala kang inisip kundi sarili mo, puro ikaw! 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 Kung hindi ka tinulungan ng Melody, saan ka pupulutin ngayon, ha? Saan ka pupulutin? Kung wala ang ate mo, wala ka! Tubig. Ako, tubig. Tubig. Ate. Ate. Nay, tahan na. Kaya ako nga po kayo pinapunta dito para malaman nyo na okay lang ako. Ayusin natin to, Nay, ha? Ang hirap-hirap kasi. Parang hindi na tayo naubusan ng problema. At ang masakit doon, yung dalawa kong anak ang pinaka-apektado. Pero Melody, kung hindi naman sinulusulan ni Allegra yan si Gem Rose, hindi naman mangyayari ito eh. Kaya pasensya ka na, ha? Pasensya ka na. Pati yung si mga Ramil, tauhan pala nila. Oo nga. Kaya pala nalalaman ni na Allegra ang mga kilos natin lahat dahil kay Ramil na yon. Pag bumilak yun dito, lagot yun sa atin. Ay, huwag na. Huwag nyo nang intindihin yun. Saan nandyan naman si Conrad at hindi siya titigil hanggat hindi niya nahuhuli si Ramil para mapatunayan niya na talagang konektado siya kay Madam Allegra. Jasper, naiintindihan ko si Gem Rose. Kaya nakitahan na. Itong pera, pagkasahin mo yan at magpalamig ka muna. Kulang po ito, Madam. Delikado na ang sitwasyon ko. At kung ako ngayon? Wala akong pakialam kung kasya yan o hindi. Hindi ko obligasyon ang buong buhay mo. Ang importante sa akin, huwag kang magpapahuli. Dahil kapag nahuli ka, to-torturing ka nila. Pakakantahin ka nila. Alam mo yun? At alam mo mangyayari. Hawak ko ang mga magulang at buong pamilya mo. May bantay ako sa kanila sa probinsya. Kaya siguraduhin mo, magtago kang mabuti. Sorry, anak, ha? Pero alam mo, ako naging bata lang yan si Gem Rose, malamang pinalo ko na para matuto at saka magtanda.
Ay, wala rin naman magagawa yung palo ninyo eh. Pero sigurado ko na nasaktan si Gemro sa mga sinabi ninyo. Sobra na kasi, hindi ko na napigilan. Kaya nakapagbitiw ko ng hindi pagandang salita kay Gemrose. Masakit anak ha, bilang ina, napakasakit. Na hindi mo maituwid yung sarili mong anak. Kaya madalas iniisip ko dapat na andito si Florencio eh. Kasi alam mo yung tatay mo. Alam niya lahat ng solusyon sa mga problema, lalo ng pagdating sa inyong mga anak niya. Sige, ganito na lang, Hay. Isipin natin na nandito si tatay. Ano sa tingin niyong sasabihin niya? Ay, naku. Alam na alam ko yung sasabihin ni Florencio. Tayo ang magulang. Kaya dapat, mas tayo ang umiintindi sa kanila. Pag nagkakamali, hindi galit ang solusyon, kundi maraming maraming pag-unawa at pagmamahal. Tama. May maraming maraming pang-unawa. At yun po ang kailangan ni Gemrose sa ngayon. Kapag nagkamali si Gemrose, bigyan natin siya ng chance. Kapag nagkamali pa ulit siya, bigyan pa ulit natin ng chance. At kapag nagkamali pa ulit siya, naibigyan pa ulit natin siya ng chance. Hanggat kaya natin bigyan siya ng pagkakataon, yun na ibigay natin kay Gemrose na. Ay, naku. Manang-mana ka talaga sa tatay mo. Kahanan ay. Mga. Anak, dinalaw ka ng nanay mo. Uy, bakit malungkot ka? Kasi naman, Tay. Numuproblema si nanay sa pangalawa niyong anak eh. Ano naman ang bago doon? Hindi ka pa ba sanay? Alam mo, Tay. Miss na miss ka na ni nanay. Kasi sabi niya, kapag ganito daw yung sitwasyon, mas alam mo daw kung paano i-handle. Sige nga, Tay. Kung ikaw yun, anong gagawin mo? Tayong mga magulang, eh tayo dapat ang umiintindi sa ating mga anak. Kung nagkamali sila, hindi galit ang solusyon. Kundi mas marami pang pangunawa at pagmamahal. Biglang iba naman ang ngiti mo yun. Kanila, ang lungkot-lungkot mo. May sakit ka, anak? Hindi, Tay. Naisip ko lang, parehong-pareho kayo ng sagot ni nanay. Eh, syempre. Eh, ganun ang ginawa namin sa pagpapalaki sa inyo, eh. Mahal, kamusta yung therapy mo? Mahirap, mahal. Pero Tom, nakakayanan ko naman. Ay, oo naman. Ikaw pa ba? Kayang-kaya mo talaga yun. Walang makakapagpatumba sa iyo, no? Tsaka mahal, sandali na lang. Makakalakad ka na ulit. Salamat, mahal. Mahal, nakausap ko si Attorney Solomon. Iniisip namin mag-file ng slander labang kay Ingrid. Sorry, mahal. Alam ko na nakakadagdag pa to sa stress mo. Imbes na pagpapagaling mo lang iniisip mo eh. Nakakabwisit naman talaga yan si Ingrid. Pero alam mo, mahal,
dahil sa ginawa niya, mas lalong naging malinaw sa akin yung goal ko. Goal? Anong goal? Goal! Goal na protektahan ko yung pamilya natin. Kaya kahit ano pang gawin niya si Ingrid, hinding-hindi niya tayo masisira. Kaya mahal, magpagaling ka lang ha. Ako nang bahala ka, Ingrid. Kaya-kaya ko yun. Mahal ko, di ba sinabi mo sa akin na walang makakapagpatumba sa akin? Eh, oo naman. Nakamali ka, meron. Ha? Ano? Ikaw. Ikaw ang nagpa-fall sa akin. Buti na lang sinalo mo ako. Ay, ikaw talaga. Alam mo, pagaling ka na talaga, mahal, ano? Mabalik na yung pick-up lines mo eh. Okay, dito ka eh. Sa ilang naman ako pwedeng magputihan mo pa. Dahil lang dun sa sinabi ko sa inyo, parang gusto na akong itakwil ng pamilya ko. Parang lahat, hinaaway na ako, parang sama-sama ako, wala na akong kakampi. You know, Gem Rose, politics and elections are like war. Kera talaga yan. Lahat ng tumatakbo, iisa lang ang goal, ang manalo. And in the process, meron talagang matatalo at masasaktan. And in this case, ate mo ang katunggali namin. Siya ang kalaban ko sa politika. Kaya talaga masasaktan siya. And it can be anyone else basta't kumakalaban sa atin sa politika. Yan nga po yung hindi naiintindihan ni Nanay. Gusto niya po kasing pamilya po dapat yung laging piliin. E paano naman po yung gusto ko? Ha? Unfair naman yata yun. Napaka-selfish. Eh, bakit ang ate mo? She's freely choosing her dream. Eh, bakit ikaw hindi pwede? Eh, naiintindihan ko naman po si Nanay. Kapatid ko pa rin naman po kasi si Ate Melody eh. Pero Gem Rose, hindi lang naman ikaw ang nandiyan sa ganyang situation. Remember, si Ingrid nga may anak at nandoon sa side nila Melody. But that doesn't stop her from believing and supporting us. Dahil alam niya, maganda ang plataforma namin. Tama si Allegra, Gem Rose. Ganyan talaga ang politika. Walang personalan. Hindi puso, kundi utak ang ginagamit. You have the right to be on our side of the politics, especially kung naniniwala ka sa plataforma namin. Alam mo kung anong hindi tama? Yung ginagawa ng ate mo. Yung pigilan kang mag-grow. Diba, Allegra? Actually, yun nga po yung nararamdaman ko eh. Para po kasi akong invisible sa paningin ng pamilya ko. Gem Rose, alam mo naman kung bakit nila ginagawa sa'yo yun, hindi pa? Dahil ang balita ko kay Ingrid, malaki ang naitutulong ng ate Melody mo sa finances ng pamilya nyo. Kaya siya ang kinakampihan. Pero dito, hindi ka invisible. Napakagaling mo. We believe in you. We trust in you. Kaya ka nga namin na-promote dahil magaling ka. At malayo pa ang mararating mo, Gem Rose. Dito, you can prove your worth. Ambrosia, Gem Rose doesn't have to prove anything to us. You are appreciated here. You are perfect. Kung ano ka. We accept you. Okay? Believe in yourself, Gem Rose. My goodness. Marami sa mga staff natin sa campaign team ang nag-resign. I have a reason to believe na kumampi sila kay Mayor Valentin. Madam, hindi nag-worry si Attorney Domingo. So bakit kayo natataranta? Miney, marami akong transactions na alam nila and it should not go out of this room. We have a better asset now and that's Gem Rose. I think marami tayong mapipiga sa kanya.
Basta, dire-diretso lang pagpapasabog natin. And since mabenta yung angel ng kalandian ni Melody, dito tayo sasakay. No, I don't think that's a good idea. Yung mga ganyang gimmick, madaling mapanis. Madam Ambrosia, I'm working on Melody's past sa utos ni Atty. Domingo. We might stumble upon something important there. I really hope so, Marnie. But for now, let us just concentrate on our trolls. Ako nang bahala dyan, madam. Let's go, let's go. Bella, keep digging, okay? Ma'am, para na nga akong langaw. Kung saan may baho, dun ako natambay. That's very good. Now, ladies, I want you to remember this. We cannot give Melody a chance to strike back, okay? Boss, matutuwa ka sa ibibigay ko sa'yo. Grabing effort ko, makuha lang to, ha? Hoy, marinig niyo yun. May ibibigay raw. Parang spy nga talaga yung Bella na yan, no? Suma ka. Mga mahalagang papeles yung laman ng paper bag niyan. Uy, ang buruhang yan talaga. So may chinachuchu talaga siya, no? Chuchu? Sino kaya? At saka sigurado ko, madami na siyang napuslit galing sa office ni Sir Glenn. Suhudin na natin. Suhudin na natin. Parang dula ko, te. Wala, tingnan mo nga. Parang may nausling porte. Ano, Glenn? Wala pa naman tayong solid na ebidensya. Huwag makinig masyadong patat. Oo nga, teka lang sandali. Makinig muna tayo. Sige, kanina natin. Hindi na kayo matatalo ng kalaban ninyo. Ikakapanalo ninyo ito. O, basta, kapag nanalo ka, ha? Yung reward ko. Mananalo? Ibig sabihin, eleksyon yun? Wala namang iba? Confirm na talaga. Ano, sugutin na. Tara. Basta, boss baby, ha? Pag nanalo ka, MVP, ha? I-date mo ko. Grabe kaya paghihirap ko. Makuha lang tong rubber shoes mo. Ang mahal? Pero okay lang. Kahit maubos sahod ko, anything for you. Ay, yun nga ba sinasabi ko? Kita mo, tama ako. Sapos lang pala yun. Ay, hindi tayo titigil. Kailangan pa rin natin bantayan niya. Babae niyan. Oo nga, masama pa rin kutub ko dyan sa babae niyan talaga. Oo nga, tingnan niyo itsura ka, duda-duda. Grabe ka naman. Hindi. Ano sa tingin mo, Pirita? Hindi ako naniniwala. Ha? Saan? Hindi ako naniniwala, may jowa yan. Uy, grabe ka na, inggit ka lang. Kaya kong bumili ng motor, bakit ako nakakajowa? Relax lang yung halaman, masisira yung halaman. Yung halaman. Yung halaman! Ay, ginagawa niyo dyan? Wala, nasasayawa kami ng halaman kasi. Nasasayawa namin yung halaman kasi mainit eh. Kailangan pa rin yun. Tama na. This is so disgusting. Why are they doing this to mommy? Below the belt na to. Pagtulungan natin ilabas ang next vlog ko para ma-defend ang mami nyo. The sad truth is, this is irreversible. They still hurt mommy. I really, really hate these kinds of people. Kay Tita Ingrid talaga nag-umbis sa lahat na to eh. Ayaw niyang tigilan pa rin si mommy. I have to stop her from doing this to mommy. Pupuntahan ko siya. Sasamahan ka namin ni Cole. But first, we have to convince Lola. Oh, mga apo. Lola. Tinatawag niyo daw ako? Lola, we need your help po. Bakit? Samahan niyo po sana kami pumunta kay Tita Ingrid. Oh, hindi papayag ang mami at daddy niyo. We know, Lola. Kaya nga po, humihingi kami ng tulong sa inyo. Hindi lang naman po si Nicole ang may gustong sabihin kay Tita Ingrid. Kami rin po ni Nathan. Kasi grabe na po ang ginagawa niya. But what makes you think na pag kinausap niyo siya, titigil siya sa paninira sa mami niyo? If she still treats me like her daughter, Lola, then maybe she'll listen to what I have to say. Oh, no. Kung talagang anak ang turing niya sa'yo, hindi siya gagawa ng makakasira o makakasakit sa'yo at sa pamilyang ito. I'm sorry. I don't think it's a good idea na kausapin niyo siya.
At, Lola, please po. Please, Lola. Ganyan naman please. Kami, Lola. Lola, please. For the longest time, Mommy has always been the one protecting me. Lola, gusto ko po this time ako naman po yung magtanggol kay Mommy. I hate you. Anak, ito na yung gatas mo. Kasalanin mo ito lahat. I hate you. Anak, sinong kaaway mo? Si Tita Ingrid po. Mommy, she keeps hurting you and that hurts me too. Pati nga po si ate pinag-uusapan sa school. And that's unfair. Naiinis lang po ako kasi lahat to gawa ng biological mom ko. I hate her! Anak. Tama na yan. Yung mga kasalanan ni Ingrid. Kanya lang yun, ha? Wala akong kinalaman kahit na biological mom mo pa siya. Tsaka, huwag na nagagalit, anak. Kasi hindi po mapagay sa'yo, eh. Ako nang bahala sa kanya. Ako nang bahalang gumawa ng paraan para hindi ka na niya kuluhin. Visitation rights. Yan ang hirap sa mga mahihinang utak. Once the legal guardian see na nagiging threat ka na kay Nicole, may karapatan na kaming pagbawalan ka. Kung hindi lang ako pinaalalahanan ng ate mo na dagdagan pa ng pasensya at bigyan ng chance si Gem Rose, ako, malamang nasampal ko uli yung batang yun. Hello, Miss Ingrid. May sasabihin po ako sa inyo. Hindi tayo trapo. Hindi ka tulad ni Allegra, wala nang ginawa kundi isipin na lang kung paano yung sisiraan ang mga kalaban niya. Halata naman hindi para sa kapakanan ng bansa ang iniisip niya. Gusto lang niyang manalo sa eleksyon. The worst is yet to come for you. Handa ako, Madam Allegra. At makakaasa kayo na hindi ako lalaro ng madami gaya ninyo. We know what you did last winter, Melody. It turns out na ang santa-santitang yaya na tinitingala ng lahat is not blameless after all. Ganyan ba ang klase ng babaeng iboboto nyo? You are a shameless home wrecker!